welcome back to my channel. I'm Lyra. So, for today's video, mag-review tayo ng product na pinadala ni Miss Kim, yung Hana BB Water Drop. And this is what it looks like. Naka-box siya. So, tingnan natin yung laman. Hana BB Water Drop. Ayan sila. Mamaya ko na yun i-elaborate. Meron din kasi silang pinadala. Wala nang laman to. Meron din silang pinadala na soap. Merong whitening rice milk soap. Ayan. And also, berry extracts, whitening mixed berry soap. Yan naman yung itsura niya. Cute naman ito. Okay, and then, dito na tayo mag-proceed sa kanilang, ayan yung itsura ng packaging nila. Hana BB Water Drop SPF 50 PA plus plus plus. Okay, basahin natin yung mga nandito sa likod. Actually, iba hindi ko mabasa. So, yung mga English lang yung babasahin ko. How to use. Apply Hana BB Water Drop Cream on your face before blending this evenly for a smooth and brilliant complexion. Andito din yung ingredients niya. And then, may caution dito. Using sunscreen is one of the methods that helps reduce risk from sunlight exposure. Follow the directions strictly. If you experience an allergic reaction, stop using and consult a doctor. Avoid using this product if you're allergic to bee venom. Hindi ko alam kung allergic ako doon, pero feeling ko hindi naman. So, ayan, may tinext siya sa akin kasi madami ditong hindi English. $1.45 yung price na to per piece. 7 grams siya. And one shade pa lang nga sila and packaging. Pero soon, magkakaroon na daw sila ng different shades and different, binabasa ko dito eh, different sizes and packaging nila. Kasi ngayon, ito pa lang yung kanila. And babasahin ko din yung parang mga magandang benefit nito. All natural extracts, water drop cream, snail secretion filtrate, natural honeybees extracts, and all nature root extracts. Tas ito daw is 5-in-1 skin perfector, conceal unwanted spots, brighten your skin from inside, protect from harmful rays, helps with skin rejuvenate, and hydrate your skin. And FDA approved din sila, dermatologist tested, and made from Thailand. And kung mag-order kayo nito, available siya sa Lazada and beautymnl.com. So, ayun, excited na ako i-try itong mga to. So, if you wanna know kung paano ko siya i-apply and kung ano magiging result na sa akin at the end of the day, please keep on watching. Pinadala nila ako ng 5 pieces. Ayan. So, titingnan natin kung yung 7 grams na to is hindi ba siya konti. Tapos, 145 pesos. We'll see. And, okay. Before I start, gagawin ko pala yung daily routine ko ng makeup para makita talaga natin. So, magpa-primer ako. I'm gonna use this one from Nika K. Okay, let's open it na. Meron siya dito. Dito may open. Okay, ayan na siya. Sana hindi siya super puti sa akin. Okay. Ito lang muna yung kinuha ko. And hindi naman siya ano, hindi siya runny. Medyo parang mousse yung ano niya, consistency. So, half ng face lang muna yung lalagyan ko. Dito lang. So, gamitin ko muna yung hands ko. Fingers pala. Ang bango niya. Parang, gusto kong bango. Okay, I don't know kung dapat fingers ba to or nalalagay ko sa face ko. Parang nagiging liquidy siya na. Okay, feeling ko hindi maganda kapag fingers lang. Sa forehead ko, oh. Feeling ko, okay, gamitan natin siya ng sponge kasi ang weird niya. Dadrag ko na din siya sa neck kasi parang medyo puti siya. Oh, ayan na siya. Ito yung meron. Ito yung wala. Definitely na-brighten niya yung complexion ko. Pero kung
in terms of coverage, parang light lang. As in, parang feeling ko maganda to kapag perfect na yung skin mo, wala ka nang masyadong need na takpan, and wala ka nang masyadong blemishes. So, ayun. Eh ako, like yung freckles ko, I don't know if nakikita pa sa camera yung freckles ko, pero in real life, dun sa camera kasi parang, baka hindi. Pero in real life, ayan pa rin siya. And may eye bags, hindi niya masyadong na-cover, ayan. Pero definitely, andun yung brighten effect. Pinakita ko sa inyo na kinuha ko, sakto lang siya sa half ng face ko. Hindi naman siya super dami, and hindi naman super konti. Okay, try natin pa ulit sa kabilang face na using fingers lang ulit. And same amount lang din yung kukunin ko, ayan. Pag ganyan, no, hindi siya super watery and all. Hindi siya yung nahuhulog. Okay. Kung mapapansin at matatranslate sa camera, ayan, especially yung forehead ko. Pag wipe ko, hindi siya yung, ayan, no, hindi siya evenly na, ang tawag dito, hindi siya evenly na napapahid. Talaga kasing parang may water nga siya eh. Ayan oh. Kaya hindi siya magandang tingnan eh, fingers lang. Saka ito pa, wait, sorry. Halo-halo. Cooling yung effect niya sa face. Parang ang lamig-lamig niya pag nilagay mo sa face. So parang nakaka-fresh siya. Kasi lalo pa sa weather natin dito sa Philippines. You know, malamig. Kakadagdag fresh. Ayusin natin yung neck. Kasi medyo maputi pa siya sa akin. Kasi hindi siya yellow undertone. Parang, wait lang, if you can see. Hindi siya yellow undertone. Hindi ko alam kung napapalitan ng lights ko yung kulay. I'm not gonna bake just to see lang din kung anong magiging itsura niya. Kasi normal routine ko din, I don't usually bake. Press powder na lang ako. So, eto na siya sa face ko. Wow! Ang ganda ng effect kasi meron siyang, may glow din siya, hindi nawala yung glow. Gusto ko yung glow niya dyan. Oily skin pala ako, guys. Wala akong dry, talagang oily skin ako. So far, so good. Yung shade lang talaga. And yung cooling effect niya, once na mag-set na siya sa face mo, mawawala na siya. Pero once na in-apply mo, pagka-apply ko kanina, may cooling effect siya. So, ang ganda. So, gagawin ko lang yung makeup ko and then I'll be back. Okay, I'm done now with my makeup. And just to show you a comparison, itong concealer ko kasi is very yellow undertone. So, isa-swatch ko siya sa back ng hand ko para mapakita ko sa inyo. Very yellow undertone yan. And yung Hana BB Water Drop, ganito yung itsura niya. Ayan yung Hana BB Water. Ayan. Ito yung concealer ko na very yellow undertone. Ito yung Hana BB Water na hindi yellow undertone. Ayan, as you can see, para siyang ano yun, no? Pink yung undertone niya. Ayan. And if you look closely, may water siya. Wait, I don't know if makikita. Pangit ng kuko ko, sorry ah. Ayan. Ayan! Wait, nakikita ba? Basta may mga water-water siya dyan. And it's so cool. So, ngayon naman, wala naman. Para ang healthy-healthy ng skin ko, no? Para siyang ang fresh. Concealer ako dito, around my nose. And dito, and dito, and dito. And on my forehead. Kung saan ako usually na nagko-concealer, dun ko nilagay. And ang fresh niya tingnan. Diba? Parang may glow ako. Hindi ako nag-highlight. Hindi na ako nag-highlight so we can see yung oil na maproproduce kung gano'n siya mag-work sa aking oily skin. Ang ganda na talaga. I'm so happy with how it looks like on my skin right now. So, babalik ulit ako for my next update. Hi guys! I'm back again with another update and it's been 4 hours since the last time na nilagay ko tong Hana BB Water Drop. 11 ako nakatapos and then it's already 3 o'clock now and this is what my face looks like without blotting or doing anything. Nakahiga lang ako dyan sa kama doing my schoolwork stuff.
But, sobrang init talaga niya. As in, ayan na, sobrang glowy na ng skin ko. Ayan. So, magbablot tayo for the first time. Kasi, you know, oily na. Tignan natin. Yan yung chin ko. Ayan. Okay, wait lang. Kapusa lang natin. Wow, yung nose ko. Sobrang kamusta naman. Pero again, ito yung oil na nakuha sa aking face after 4 hours. Ayan. And so far, hindi ito talaga yung ganito. For me pa, onti pa to. Kasi talagang napupuno ko yan. Especially pag nasa school. And ngayon, since hindi naman ako lumabas, like nasa room lang ako. So, pero so far, so good. Fresh na naman ulit. Wala na, okay na ulit. Babalik ulit ako siguro sa aking last and final update na yon later. Hi guys! I'm back again with my last and final update. It's already 6 o'clock. So, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours na yung BB cream. Magbablot ulit ako. And let's see kung gano'ng kadami yung makukuha niyang oil sa aking face. Sana o hindi siya dumidikit o. Let's see sa cheeks. Hindi na rin. Ano na lang talaga. Ah, ito. Ayan. Yung parang may highlight dyan kanina. Yun na lang ang dumidikit. Diba? After ka mag-blot, okay na ulit. Fresh na ulit yung ano niya. Ayan, paano na lang siyang glow from within yung nagiging effect niya. And ito yung oil na nakuha niya. Medyo meron pa rin, no? 3 hours lang yung lumipas. Ayan. Okay, I will say na may pros and cons sa product na ito. Unahin muna natin yung cons niya. I feel like sa ibang tao, magiging cons lang to. Since konti lang siya kasi, nakasashay lang siya. 7 grams lang siya for 145 pesos. And I feel like for some people, iisipin nila konti lang, especially kapag everyday mo siya gagamitin, mabilis mo siya mauubos. Next is the shade. Kasi isang shade pa lang siya and somewhat maputi pa rin siya sa akin. You know, makikita mo pa rin yung difference sa neck ko. Con na naiisip ko, I feel like, is the packaging. Ayan. For some people, I feel like magiging pros to, yung ganitong packaging. Especially kapag itatry mo pa lang naman din siya. So, that's a good thing naman if sashay siya. So, ipagtatry mo lang siya and hindi mo siya magugustuhan if ever, okay lang. Kasi hindi yung super madami yung masasayang since nakasashay lang siya. Okay, another con, I feel like yung coverage. For some people na medyo marami yung blemishes na kailangan takpan, I feel like you wouldn't like this so much. Kasi hindi siya nakakapagbigay ng medium coverage. Parang light coverage lang, na-even out lang na yung skin tone mo. And nababrighten up lang niya yung complexion mo. Kumbaga, parang wala kang stress. Kumbaga, parang fresh na fresh ka lang. Wow, dewy-dewy and everything like that. Okay, for the pros, you know, kasi ito yung tipo ng BB cream na very lightweight lang siya. Hindi siya yung sasabihin mo na ang bigat-bigat sa face and malagkit. Lagay mo, may cooling effect siya, which is very nice sa weather natin dito sa Pilipinas kasi very humid ang weather sa Pilipinas. So, kapag paglagay mo and then may cooling effect siya, parang lalong nakakatulong sa pagbibigay ng freshness sa iyong face. And ito yung kind of type of makeup na kapag inaraw-araw mo, hindi siya masama. Kasi may skincare benefit, parang may skincare benefit din siya. Parang ayan, no, helps rejuvenate and hydrate your skin for healthier looking skin. So parang kahit araw-araw mo siya gagamitin, hindi ka matatakot na grabe, puro chemical na yung nasa face ko. Lagi kang makeup using this BB cream or kahit anong foundation. Kasi nga, hindi ka matatakot kasi may skincare benefits din siya. And meron pa rin, ito yung pinakamaganda dito eh. Yung kanyang SPF 50 PA++++. Hindi ka nahihiwalay pa ng sunscreen. Okay, if you'll ask me, i-rate ko to ng 4.5 over 5. Kasi shade lang sa akin. Shade lang yung hindi ko bet sa kanya. Kasi nung unang lagay ko ha, kasi medyo maputi. But now, nung nagtagal na siya, ayan, okay na rin siya. So, ang ganda niya kasi. Especially kapag nagtagal na siya for like
3 hours sa face mo and then nag-mix na siya with your facial oils, mas lalo siyang gumaganda, lalong nagiging fresh tingnan yung face mo. So ayun, I hope you guys enjoy watching this video and find it helpful. Sana nainganyo kayong itry itong Hana BB Water Drop. And ilalagay ko na lang sa description box lahat ng details nila and info, ganun-ganun, lahat na. So please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And if you have any video suggestions and recommendations that you want me to do, please let me know in the comment section below. And see you again in my next video. Bye!